laban sa mga obstruction katulad ng illegal vendors, illegal terminal. Eh yan po mga kaibigan eh, hindi man ho sinasabing napapahiya ang ating national government. Katulad ng sinabi na natin nung una, nakakahiya ito sa national government sapagkat si Presidente Duterte ay ipinapahiya ng kanyang mga tauhan. Lalo na yung mga in charge na o yung mga nakatalagang ahensya ng ating pamahalaan. Na ilang ulit yan na sinabi o ipinag-utos ni Presidente Duterte na gawin ha yung pong pagtanggal sa mga obstruction. Eh binanggit ho eh mga kaibigan kahapon, hindi ko maalaman kung sa press conference ho yan o dun sa SONA, kasi hindi ko napakinggan na yung SONA kahapon at kanina, hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong i-review. Medyo masama pakiramdam natin eh. Ngayon eh, sa online ho, sa mga periodiko, meron nung isang balita doon na inutosan ni Presidente Duterte si itong si Juan, si Interior Secretary Eduardo Anyo, DILG Secretary, na suspindihin daw yung mga mayor, governors, na hindi po ikanga ay susunod doon po sa order na mabawi ang lahat ng mga pampublikong lansangan na ginagamit po sa mga pampribadong kapakanan nila. Yan na nga ho yung mga vendors, mga illegal terminal. Ang sabi ni Presidente Duterte, reclaim all public roads. Yan ang sabi niya kay Secretary Anyo to see to it that it is enforced. Siguraduhin daw ni Anyo na maipatutupad yung pong kanyang utos na yan, mga kaibigan. Ano ba sabi natin simulat sa pool? Pagkatapos na malinis po ni Mayor Isko Moreno, ang Divisoria, Carriedo, Quiapo, Blumentritt, at malinis po yung mga ano ho, yung mga plaza tulad ng Liwasang Bonifacio. Gani. Ano sabi natin? May nakakahiya yan. Isipin mo, simpleng bagay na dapat ay naipatupad ng Duterte administration dahil natutukan ho natin yan eh. Ilang beses hong ipinag-utos ni Presidente yan eh. Natanggalin niya mga obstruction sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Bakit ho niya sinabi yan nung una pa lang, umpisa pa lang? Kundi ako nagkakamali, tatlong beses eh. Bakit? Di ba niyo natatandaan, nagmura? Oh, hindi ho ba?
Eh ngayon, mga kaibigan, isa yun sa, di ba, programa ni Presidente Duterte, yung anong tawag, pa lutasin yung problema sa trapiko. Ang sabi ho ni Presidente Duterte, ha, if there is a mayor or a governor or kung ano kang sino kang demonyo ka, isuspend mo, Sir Anyo. Give him time, and if he cannot, if he is not up to it, then papahingahin mo na lang. Ayan. Of course, merong pera yun. Hindi lang ika nga po eh, mga kaibigan ni Juan, ha? Pinaliligaya yung kanilang mga constituent. Kung hindi, may kapalit na pera yun. Ang sabi nga ni Isko Moreno, may nag-offer sa kanya 5 million. Divisoria pa lang yun. 5 million isang araw. So, itong national government, kung papansinin ninyo, mga kaibigan, sumusunod lang. Parang ang nagtitimon si Isko Moreno. Mayor Isko Moreno sa Maynila ngayon, itong national government. Eh, mantakin mo. Ilang ahensya ho ng gobyerno yan. Itong si Juan, si Martin Dino. Kung matatanda ninyo, ang daming banta. Ilang puro banta ito eh. Kaya susususpindihin yung mga barangay na nakakasakop doon sa mga Juan ho, ha? Yung mga barangay na merong mga illegal. Didemanda, kakasuhan, at sususpindihin. Kumbaga sa manok, ito yung si Martin dyan at palamunin ng taong bayan na wala namang ginagawa kundi mandilihensya. Ito yung mga ipinagli sa manok. Puro kahig. Wala namang ginagawa. Kahig ng kahig. Ayan po, ano ha? Puro forma. Puro daldal. May accomplishment ba sa daldal? Eh ako ho, kahit magdadaldal dito, bay ito trabaho natin eh. Kasi kung maghahanap kayo ng nagawa sa akin, imposible kong maipakitang may nagawa ako. Eh bakit? Hindi man ako nakaupo eh. Mga gago pala kayo eh. Kung ako nakaupo, eh, hindi lang ganyan ang mangyayari. Mahirap na lang hong magsalita. Kasi masama yung nauuna yung salita. Tapos wala naman maipakitang nagawa. O diba, ilang beses nagsipagbantayan, nag-operate, magkakasama pa, magpapakuha lang pala ng camera. Gusto lang mag-viral sa Facebook. Eh baka sakali, dito sa at kasama si Pael doon.
dun sa kwan, kudeta, nakaso labang kay Trillanes. Eh baka sakali dyan, meron silang maging silbi. Eh pero sa gobyerno, wala pa ho na ipakita naging silbi itong dalawang ito. Doon kaya sa pagtistigo, no kaya maging silbi nila ron.